Sana naman ba pagpalang araw mga ka-installer, nandito na naman kami sa aming ginagawan dito sa Punta Poblacion, sa Blayan. At ngayon ibabahagi ko sa inyo paano ko ginawa ang arko. Ito sa likod ko nakikita nyo yan, yung arko na ginawa ko yan. Arko na gawa sa simento. At kung paano natin gawa ng part-time. Samahan niyo ako mga ka-installer. Ito na yung ginawa kong arko. Bali, may kanto. Dalawang kanto, tapos naka 45 degree yan. At ito yung sa pinaka-entrance ng mga kwarto. At gumawa ako ng pattern. Papakita ko muna sa inyo ang na ginamit ko na, pero papakita ko rin sa inyo kung paano ako ginawa. Yan. Ito yung ginawa kong pinakang pattern niya at ipapakita ko sa inyo kung paano ginawa yan. At habang ginagawa yung arko, sinasabay na natin tong isang hamba ng kwarto. Bali, tatlong hamba ng pinto ito sa bawat kwarto isa. At may main door. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano magkabit ng hamba na kahoy para sa main door. Tinabas ko na plywood mga ka-installer, ang sukat nito ay 30 cm kwadrado. 30 cm. Ang gagawin naman ninyo, depende sa laki ng arko na gagawin nyo. Sa amin, akin kasi ano lang to, 9 inches ang bilis natin. Yan. 22.7 cm. Simula dito sa kanto na to, susukat tayo ng 9 inches. Dito rin sa kabila, 9 inches. Yan yung magiging kaltas natin para maging pare-parehas yung matitira. Kukunan natin yung eskwala mula sa 9 inches. Depende rin sa inyo kung gano'ng karaming kanto yung gagawin sa inyong project. At kukunin simula dito sa kanto 2 inches. Ito lang ang gagawin natin, bali isang dalawang kanto, tapos naka 45 degree na siya. Siya na kayo sa eskwala, ganito talaga yung eskwala pag nagsisemento. Masyado nag-aamos. At simula dito sa ating 9, kukuha na naman tayo ng 2 inches. Thank you.
Ito na yung kaya-kaya ng guwit natin, mga ka-installer, at tatabasa na natin yun. Para madam parehas kung saan tayo nagmarka, yun ang tatanggalin natin. Ito na yung ating finished product at gagawin ko pa itong iba. At naipakita ko na naman itong isa. Gamitin ito pang pattern. Pattern lang na natin siya gano'n. Saan natin yung guhitan. Tapos na natin kaya ating mga pack. Pwede itong magbaliktaran dahil parehas naman yung sukat natin simula dito. 9 inches. 9 inches din. Ito sa kanto na to plus 2 inches.
11 inches lahat ito. Pwedeng baliktaran siya. At itong buhit na to, kukunin natin, dadalhin natin sa kabila. Hello po, magandang hapon po mga ka-AKAP, ka-installer po pala. Ito nga po pala yung channel ko, AKAP Prop TV. Pakisuportahan naman po para marami pa tayong matulungan ng ating mga kababayan, katulad po ni Lula Lucy. Pwede po pasuyo, pakipanood na lang po itong aking video kay Lula Lucy para matulungan po natin siya. Sa may mga buting puso po dyan, pa-search po yung aking channel, AKAP Prop TV. Maraming salamat po. Ito po yung aking channel. Yan. Yan po yung channel ko. Maraming salamat po sa mag-search at manunood. At para matulungan po natin si Lula Lucy. Ito po yung matandang nasa bahay niya lang. Sa sitwasyon, makikita niyo naman po. Pakipanood po. Salamat po. Mabuhay ang lahat Pilipino! Ayan mga installer, kung matatansin nyo, may nakaguhit ako dyan. Para sa huli nito, at ito para sa legal. Ay, nilagay kong guhit dito. Ihunan na natin gamit ang plamba. Thank you.
para hindi matanggal yung forma natin, lalagyan natin ng tamse. Tatalian natin yung mga taho. Kontrahan sila para hindi siya matatanggal. Ayan mga installer, pwede na natin pag-usap ito ng simento. At sa sunod na vlog ko na ipapakita yun. Maraming salamat sa panunod. Huwag niyo kalimutan dalawin ang channel ni Akatrak TV. Para marami siyang makatulungan din. Maraming salamat. God bless. There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.